Buenos días, amigos y amigas. Today I invite you to join me in watching another presidential interview of Mayor Isko Moreno. This time po, gaganap siya sa DCBB po, yung radio station ng GMA7. Ang pangalan po niya ay Ikaw Na Ba? The Presidential Interview. And this will be done by my friend, Melo Del Prado and Cathy San Gabriel. So, habang nanonood po tayo, I will give you updates, I will give you analysis, I will give you reaction sa mga tanong, manera ng tanong ng dalawang reporters na ito na kilala ko po yung mga style of questioning nila and also yung sagot, explanation sa sagot, addendum sa sagot ni Manlameon Isko Moreno na kahit pa paano, alam ko naman po kung paano mag-isip. So, okay po. Join me and Mayor Isko in the Ikaw Na Ba? Presidential Interviews at DCBB. Ito po, nagsimula na. At si Mr. Melo Del Prado ay nagbibigay na po ng introduction kay Mayor Isko Moreno. So, ito pong kwan natin, ito pong vlog natin, two parts po ito kasi 1 hour po ito, 8 to 9. So, unahin muna natin po yung kwan, yung first 20 or 30 minutes and then mag-cut po tayo and then we will go to the other half. Or kung medyo mahaba, gawin na lang po natin 20 minutes. So, abangan na po natin. Introduction pa lang po. Yun, Oxford. Siyempre, pinaka-experience. Okay, andyan na po si Mayor. At Cathy, magandang umaga sa iyo. Andon po siya sa office, sa kanyang press con na room. Radio station sa buong Pilipinas at sa ating mga kababayan sa bansa at sa mundo. Good morning. Good morning po. Kumusta kayo, Mayor? Awan ng Diyos. Nakakaraos naman. Okay naman. O, ready na po kayo. At ibabato na po namin ang unang katanungan sa inyo, Mayor. Sabi po ng ilan na mga kritiko nyo, masyado rin po kayo nagmamadali. Bata pa naman kayo, napaka-ambisyoso niya raw sa inyong karera sa politika. Ano po masasabi niyo dyan, Mayor? Well, this is democracy. Everybody is entitled to their opinion. But tama naman. Most is that ano ba ang nagawa mo sa bansa at sa kapwa mo, siguro yun ang kailangan mag-matter sa puso at isipan ng ating mga kababayan. In fact, Melo, Cathy, for so many instances, no, results matter. History and world history, maraming mga bata na naging presidente na naging mabuti sa kanyang bansa. Sa atin, kung hindi ako nagkakamali, si dating Pangulong Magsaysay. No, I think he was 46 to 47, mm-hmm. Younger, I think, than me. No, tama. In the case of John F. Kennedy, tama. Ng Amerika. Na-vlog na po natin yan. Recently, si Obama. Tama. Yun yung mga nagdaan. Eh, sa kasalukuyan, ngayon sa France, sa New Zealand, nakita ninyo kung gano'ng pagaling yung batang minister ng New Zealand. Si Arden. Sa pagsubo sa pandemyang ito. Ganun din kay John Trudeau ng Canada. Maraming mga batang... Kasing guwapo ni Mayor yun. Mas mabilis kumilos, mas masigasig. Tama. Mas open ang pag-iisip sa inovasyon at saka mas madaling makatrabaho
ng iba't ibang kapartido o tama. Kagrupo. Perfect. So, I think it's high time, hindi naman siguro masama, na makapamili tayo ng iba naman sa ating bansa. No? At sa awa naman ng Diyos, kung ako'y pinagbigyan ng mga taga-lungsod ng Maynila, sa Maynila, ang kasaysayan din, walang batang kahit oboto. No? Meron kami naging mayor na bata, pero by rule of succession, na sumalangit nawa, yung aming magaling na si Katpuno Antonio Villegas. Villegas. At ganun din na appointed lang yun po. Batang vice mayor. But nung ako'y pinagbigyan ng pagkakataon kahit na sa murang edad, no, ay pinili ko naman magbuti at siguro mga taga-Maynila na lamang ang huhusga sa mga bagay na nagawa natin na sa maikling panahon. Na sa loob pa ng pandemya. Mayor, para, sapat na po ba yung nagawa nyo sa lungsod ng Maynila para maging susunod kayo na Pangulo ng Pilipinas? Sobra-sobra. It may not be. No? Depende yan sa perspective. Kumpara sa iba. bilang mamamayan. No? Pero what matter most is the principle behind it. Humble pa si Mayor. Can you manage yung administrative ability? Yun. As mayor, sobra-sobra na siya. Siyempre, iba yung president. Mabilis bang bumilos? Tama. Sa mga hamon sa buhay? Tama. Makakahanap pa ng tunay na solusyon correct. Sa mga sitwasyon ng hamon ng ating bansa. I think more than the age and more than the what we have done alone, no, ay kailangan din. Siyempre, titingnan natin yung kapasidad ng isang leader na kayang tumukuhon at kayang maramdaman yung tunay na sitwasyon ng kanyang pamamayan. Mayor, pag kayo po ini-interview, lagi niyo po sinasabi, yung ginawa niyo sa Maynila, yun yung gagawin niyo sa ating buong bansa. Pero maging ang Pangulong Duterte po ay umamin noon na medyo nagkamali siya nung ginamit niyang template yung Davao City patungkol dun sa drug war dahil mas malaki daw yung problema pala ng buong Pilipinas. Paano po magiging epektibo yung paggamit nyo sa lungsod ng Maynila bilang template dun sa mga problema ng bansa natin? Well, siguro hindi na ako magkakamali na tugunan yung pangunahing pangangailangan ng taong bayan. More than high-polluting words and high-polluting ideas o mga magagandang idea na sinasabi ng ilan, I'll go and focus on minimum basic needs. Correct. It is not rocket science na tugunan natin yung pangunahing pangangailangan. O ba yan? Well, diba yung sinabi ko? Tao muna. Continue the build. Pero tayo, build more hospital, build more school, build more housing, and build more jobs. So these are minimum basic needs. And I think, hindi naman siguro rocket science na tugunan yun, no? Dahil yun ay kapakinabangan ng tao. So kung ang pamantayan ko ay mamamayan, siguro I think, no, in my own little way, what we have done in Manila can be scaled in the entire country. Okay. Tama si Mayor. Yung ibang programa ng gobyerno, pampasikat lang. Eh. Si Mayor gusto niya yung tao mismo magkinabang. Maitawid muna natin yung tao sa pandemya ito. Kaya nabanggit ko, Cathy, no, ang focus namin ni Doc Willy in the next 2 years is life and livelihood. Correct. Nag-EJK tayo, nag-gumanda ba yung buhay niyo? Wala. Nag-anti-drugs tayo, maganda sa media, pero wala nangyari sa atin. Presidente Duterte. O yan. Kapuhanan ba yun at kailangan nyo pa ba talaga ng bas-bas ni Presidente Duterte? Kailangan ko ng boto ni President Duterte. Kailangan ko ng boto mo, Mel Del Prado. Kailangan ko ng boto mo, Cathy San Gabriel. Kailangan ko ng boto ng ating mga kababayan. Because si Pangulo Duterte, putante pa rin correct, sa susunod na halala. So kailangan ko ng lahat ng uri ng tulong, lalo na melo sa katatayuan ko. Kumbaga, long soldier. Talagang from the ladder, no? Through the years. So, lahat ng tulong kakailanganin ko. Now, to answer you directly, I don't think I am the secret candidate of the president because
the president belongs to another party, which is PDP, and I'm a candidate, official candidate ng Action Democratico. But then again, anybody, I can work with anyone, I can be with anyone. I need a lot of help. Kailangan ko ng lahat ng tulong ng tao, and that includes the president. Kung sakasakali ay may awa ang Diyos, ay tayo ang mapusuan niyang iboto bilang pagkapangulo. Ganun din yung nasa kabilang hilog. No? Kung halimbawa, isang araw, o dati silang kulay ganito, o tas ganito na sila, ako na susuporta, ay salamat naman in advance. Ayun, okay. Si Presidente Duterte, idol niyo daw. Kasi yung style niya, parang ginagaya niyo. Totoo ba yun, Mayor? Nag-column na tayo. Nag-video na tayo dyan. Every person is distinct to another, no? Meron siyang sariling style na minahal ng mga Pilipino. Ako naman, in my own little way, kung ano ako, makikita niyo minsan, meron akong kagaspangan. No, dahil sa yun ang aking nakalakihang lugar at mahirap makapamuhay sa isang challenging environment, no? Hindi siya ganun kadali. No? Tama. Just the same, pinipilit ko naman ipagbuti ang aking sarili sa paglilingkod sa bayan. At pinipilit ko rin paguhin ang aking sarili para sa kabutihan sa paglilingkod. So, magkaiba. But I'll be honored, no, to be compared to the president, kasi siya pangulo na ng bansa, ako ay mayor pa lamang ng Maynila. Kung ako ay ikinukumpara sa isang presidente, maraming salamat naman. Mayor, kayo po ay nagpalipat-lipat na ng partido. Yung mga kritiko niyo nga po, ang bati ko sa inyo, kayo daw po ay political butterfly. Masasabi niyo mali po naman ito. Mayroon tayong political loyalty. Ay, ang loyalty ko sa tao. Tama. Never akong nalito sa simula noong 1998 at a very young age, 23 years old, nung pumasok ako sa gobyerno. No? Ako lagi, kapag ang mga kasama ko sa partido ay hindi na nasa puso ang paglilingkod sa tao at paglilingkod na lang sa barkada, sa mga kakulay, sa mga kapartido, at pagtapos ng eleksyon, sila-sila na lang ang nagpapartihan, lumalayo talaga. Hindi na partido, kasi partihan na. Ang upang mabago ang buhay ng isang tao. Yun po yung naging dahilan ko ng pagpasok ko noong 1998. Kaya hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon, hindi ako magdadalawang isip na umalis sa mga partido na kapag ang nagiging layunin kapag natapos ang halalan ay yung pansariling interest na lamang nila o yung negosyo na lamang nila. No, that's not me. Now, sabi nga ni if I may borrow what President Manuel L. Quezon said, no, my loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins. Alakasin po natin. Ang paniwala ko lagi, pag ikay nahahalal, hinalal ka ng tao sa isang pwesto upang gampanan mo ito na makapaglingkod sa tao, hindi sa kapartido. Mayor, itong tinatakbuhan nyo, dito pang mayor lang, pang pangulo na po ito. Siyempre, marami kang mga sumusuporta sa inyo dyan. May mga donor kayo, no? Ngayong tumatakbo kayo sa pagkapangulo. Magbabayad ka ba ng utang na loob sa mga ito? Sa good mga question. Tumulong sa inyo financially, Mayor? Ay, ako po, sa buong buhay ko, utang na loob ang laging pamantayan ko. Wala akong statement, no? Pero ang pagtanaw ng utang na loob, na hindi ko inaalis sa aking sarili, kasi nga, solo katawan ako, Melo, eh. Mm. Ang aming inaalagaan ko na lamang, ang importante sa akin, yung dignidad at karakter ng isang tao. Ayun. Ang pagtanaw ng utang na loob ay inilalagay sa aga. Kung mapapariwara ang katayuan ng anak mo, Melo, tati, at kinabukasan niya, ay hindi ko lilimon yun. Kung gagaasahin, yung kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ay hindi ko pinangingibabawal yun. Hindi ko pinapayagang mangibabaw yun. Basta ako, tatanawin kong utang na loob, makapaghanap buhay sila ng matino, at hindi ko papayagan na sila'y makapag-abuso o dukutan ang gobyerno o pangalan o kabarang bayan. Good answer. So,
tutuloy ko pa rin yung aking pagtanaw ng utang na loob sa isang kanto boy doon sa Tondo, sa isang kababata ko, sa isang kaklase ko doon sa Tondo o sa amang bahagi ng Pilipinas at mga tumulong sa akin. E ngayon pa lamang, ipadala nyo lang. Maraming salamat. Tulungan nyo ako. Kailangan ko ng tulong. But then again, hindi magbabago, Melo. Hindi magbabago yung purpose ko noong sumali sa gobyerno. Tao muna. Tao muna. Kailangan ang lahat ng gagawin natin kapakinabangan ng mamamayan o ng tao. May sobra kayong donasyon. Inamin nyo yan sa interview kay Jesse Casoro. May sobra kayong donasyon na nakalipas eh. Ano ba, nagamit nyo ba yan? Nakabili ba kayo ng property out of that 50 million pesos na yan, Mayor? Ay, totoo po yun. Ay, sapagkat eh, hindi at least honest siya. Dapat lang na magsabi ako ng tapat. Opo. Oh, eh, ibiriin mo. Eh, may sobra. O, oh, di nagtanong ako sa ahensya ng gobyerno. Ano gagawin ko sa sobra? O, oh, sabi, kailangan bayaran ng buwis. O, oh, di tinupad ko yung bilang isang mamamayan. No, yung nagbabayad ng buwis. Ang pagbabayad ng buwis, hindi lang natin pinapataw sa mga ordinaryong empleyado. Dapat pati sa mga malalaking politiko o mayayamang tao na dapat may nakatingin o wala, aamin ka, gagawin mo yung responsibilidad mo bilang individual. So, at siya lang ang umamin. Manugod ko naman ginawa na kahit papano sa maliit ko kaparanan o nakatulong sa bansa yung buwis na binayad natin sa sobra noong mga tulong sa atin ng ating mga kapatid. So, nakapagpunta kayo dahil doon sa 50 million pesos na yan? Eh, naitabi naman natin ng maayos. Masinop naman ako sa buhay. Awa ng Diyos, meron. Di ba totoo yung nakabili ka doon ng mansyon dahil sa 50 million pesos? Mansyon? Ako, wala. Okay. Mayor, Mayor, meron po ba kayong bisyo? Bisyo? Ako po ay naninigarilyo. Napapunta yan doon sa Juan daw, casino daw. Nag-yoyos ako ng Malboro. So, ngayon, noong nagka-COVID ako, natakot ako. Ngayon, medyo nag-ano ako, nag-sister. Based na. Ano na lang ako, yung IOS. Oh, yun. Yun lang, awan naman ng Diyos. Kung ako naman na yung bait, ang tawag doon. Madala naman sa pagbilog ng buwan. Yung nabanggit niya na yun, Pangulo Duterte, may blind item siya tungkol dyan. Meron daw presidential aspirant na pag nalalasing, nagwawala. Kayo ba yun? Naku, buti na lamang, hindi ako lasinggero. Tama, I can. Yung isang binanggit, Melo, Mayor, na nagko-cocaine daw. Kayo po ba yun? Kasi, Melo, ako, naninigarilyo. Totoo naman yun. 18 anos ako magsimula. No? Noong ako naman uminom ng Añejo Rum. Añejo Rum. Ang araw. Mga 18 anos na ako. No? Pero sa buong buhay ko, itatangos ko naman ang ilong sa inyo. Tangos na ang ilong. Sa nervyos ko sa tatay ko, ni Solven. Solven, no, yung rugby. Yung sinisimot. Sinisimot. Damo. Marijuana. Sudoplex. Pidol. Corex. Hindi kasi siya spoiled. Yung isa dyan, spoiled. Kaya nagpo-cocaine. Siya takot. Pang mayayaman yan eh. Tsaka yung isa board na sa buhay, meron lahat siya. Kailangan kumayot, kaya hindi siya nag-drugs. Pwede curiosity, inggit sa katawan, barkadahan, awa naman ng Diyos. Hindi po ako angel, pero hindi rin naman po ako masamang tao. Most likely to be in that situation wherein nakita ko kasi, alam mo, Melo, ati, pagka nag-issue ka sa ganoon, tapos wala ka ng pera, ang tendency later on, ikaw na magbebenta. Mayor, huwag ka lang. Hindi man pinasok. Awa naman ng Diyos. Straightforward. Mayor, huwag ka lang magbabanggit ng mga commercial. Masisigil kami dito eh. Oo. Ang tayo ba? Sorry. Tanto ba yan? Ang kami dito sa tungkol sa bisyo. Nagkakasino ba kayo? Yeah, sabi ko na. Nung kusyal ko ako, no, nagpupunta po ako ng kasino, no? Lalo na nung napa-opposition ako. Thank you, Melo, for asking. Nung naging opposition ako, bait ni Mayor, siyempre wala na ako sa resources. Meron akong mga nabarkadang kapol. Tama. No?
na aking sinasamahan gabi-gabi. Noong 70s, 80s, kung gusto mo yumaman, dumikit ka sa mga Hapon. Ngayon, ang naging bunga noon, ngayon Chinese. Yung pakikitungo ko sa mga banyaga, nakahingi naman ako ng tulong para sa mga taga-Tondo. Dahil kung siya ako ng Tondo, nakapagpatayo ako ng mga daycare center, up and down, fully air condition. Galing. Noon pa yun, ha? Na kailangan ng mga Vice Mayor pa yun, ha? Sa isang mahirap na komunidad. So, yun yung aking mga napunta nung araw. Ngayon, ako ba'y nagkakasino ngayon? Hindi po. Okay. At hindi po. Sinabihan po ko yan dati. Naalala ko yung dating chairman ng PATCO. Hindi na po kayo mananalo sa kasino. Mm-hmm. Do I go to casino? Yes. Saan yan? Yung mga hotel. Ang hotel, lobby, casino. But it doesn't mean you're playing in the casino. Pero sinasamahan niya pa yung Hapon na nahinga niya ng tulong para sa squatter area, daycare center. Okay, marami pa po tayong tatanungin sa ating pagbabalik. Ang paninindigan ng Mindi Manila Mayor Isko Moreno sa may init na issue sa bansa at ang kanyang mga plano sakaling... Yung po ang end ng first part po natin at mag-a-ads na sila Melo at saka si Cathy po. Maganda po yung mga tanong po. At sa second part, bibigyan din po tayo ng mga analysis natin. So sa first part lang po, at least maganda po na address na niya po yung issue ng casino po. Yung casino po, matagal na yung pinupukol sa kanya. Pero isipin nyo ba, sa panahon ngayon, o kahit sa panahon po mga 5 years ago, pwede ba pumunta ang isa, hindi ba po si Virgie Torres, Juan Ato LTO, chairman ata po yun, natanggal dahil nakita sa casino. So, sa panahon po ng social media, sa panahon ng mga camera sa cellphone, hindi na po kaya yung isang opisyal, lalo na isang VIP, isang dating artista tulad ni Mayor Isko na celebrity, makatagpunta sa anumang lugar na hindi siya mabidyohan. So, kung ginawa man niya po yun noon, as vice mayor, and it could be 15, 20 years ago, or at least 15 years ago, nung vice mayor siya, ginawa niya po, sinasamahan niya yung mga Hapon, na mahili, siyempre po, paano niya mahingan ng donasyon para sa mga daycare center, kung mahirap po ito, mga mayayaman po ito, ito yung tinatawag natin mga high rollers na mga milyonaryo rin sa Japan na mahilig magtumulong sa mga Pinoy, pero at the same time, hindi naman pwede pumunta rito para tumulong na lang. Nag-enjoy rin po sila sa casino, siguro po, pupunta rin ng mga nightclub na ng babae, ganoon. Siyempre po, bakasyon po sila eh. So yun po ang sinamahan ni Mayor Isko. Kaya po, doon lumabas ito mga chismis na ito na gabi-gabi daw siya po sa casino. So buti po in-address na niya po yung issue na yan at saka yung pagkabata niya at saka yung sa 50 million po. At inamin niya po na naipon na, alam niya po, hindi lang niya nasabi yun, pero yung mga politiko po, usually, ginagamit po nila yung mga kwan, yung campaign funds at sa mga election po. So, minsan po, tulad yun, itinabi niya po yung 50 million and then para gagamitin sa next election. So, ganun lang po yun eh. O ngayon election, ganun lang po yun eh. O yung 2019 nga po. So, we end here and please stay tuned for the second part of this Ikaw Na Ba interview for Mayor Isko. Pakikalat na lang po itong post na ito para ma-inform yung ibang tao. And don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.